Maghapong nasa kustudiya ng Kamara kahapon si Cagayan Governor Manuel Mamba. August 17, pinadeklarang in contempt si Mamba ng House Committee on Public Accounts at Suffrage and Electoral Reforms dahil sa panghimasok umano sa investigasyon ng mga ito sa umano'y anomalya sa paggamit ng pondo ng probinsya noong halalan 2022. Ibig sabihin itinuturing na hinamak o binastos ni Mamba ang dalawang komite dahil sa nasabing panghimasok. August 22 pa umano dapat hawak ng House Sergeant at Arms si Mamba pero kahapon lang siya nagpunta ng Kamara. He was cited for contempt because of undue interference by failing to justify the non-attendance of the provincial employees during the August 7 hearing. Governor Mamba reneged on his commitment to travel to the House of Representatives on the said date without informing the Sergeant at Arms or the committees. He later informed the authorities that he will be traveling today. Nasermon lang din ng gobernador ng mga kongresista pagdating niya sa Kamara pero agad siyang nagpakumbaba, humina paumanhin at nagpaliwanag. None of them were prevented from appearing before the committees on their personal account. The non-issuance of the travel orders was never a hindrance to their participation in the proceedings of the committees. Kung medyo nakalimutan po namin mag-respond and everything, especially sabay-sabay po ito, really I'm sorry. No? Now, as far as yung sinasabi po na I disrespect this house, it was never my intention to disrespect this house. Kinagabihan po inalaya rin ang gobernador matapos siyang magsumite ng affidavit at humingi ng paumanhin sa Kamara. Bukod sa iba pang kondisyon, kasama na ang pagbawi ng petisyon sa Korte Suprema na naglabas naman ng TRO laban sa Kamara. Paliwanag ni Paduano na sa kustudiya na nila ang gobernador bago pa man natanggap ang TRO. He was ordered released because of his undertaking. That first is he apologizes with what happened during the past several hearings and months. In his comments and everything, no, he's so apologetic about it. Number two, he promised not anymore to talk about the House resolution outside of Congress. Number three, he also committed through his affidavit, sworn statement, that he will attend the next hearing if ever he will be invited. And fourth is the withdrawal of the petition to the Supreme Court by Tuesday. Kasi Monday walang office, so by Tuesday. Tuloy naman ang investigasyon ng dalawang komite sa umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo ng probinsya noong halalan. RG Cruz, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.